versus the Brody. So tignan natin. And ito, Idol, pakilala natin on our game 3 ng ating best of 3 series, best of 5 series. And Plakamilo for the blue side, it's CJ para sa ating Brody. It's Willy para sa Yusong. It's Tinker for the Joy. James naman para sa ating Lunox. And AK Gluttony para sa iyong core na Bruno. On the red side naman sa ating Bunchlock, Crushback lang Ayla para sa kanyang Roger. Crushback Michelle ang gagamit ng ating Esmeralda. Paano ba maging sayo para sa kanyang Louie? Crushback lang Gem as the Akai and Crushback lang Nalin para sa kanyang Uranus. And boss, may nagpapa-shoutout daw sa'yo, boss. Wait lang. Okay. Shoutout sa'yo. Uy. Wait lang. Nawala. Shoutout ko na lang girlfriend ko, no? Kay si Shane Nicolay Verona. Ayan. Shoutout din kay SK Chairman ng ating Geronimo, kay SK Mark Magsila. And shoutout sa'yo, boss. Salamat sa salamat sa pag-visit sa atin. Oh. But on the top lane, I mean bottom lane, that's the Uranus going down. That's the first blood for the side ng Plakamilo, Idol. Pero dito, tingnan natin. Uy, nakuha pa dun. Pero wait lang, delikado yata ang buhay dito ng isang Brody natin. Ooh! Talagang ano eh. Roger, baka Roger yan ng ating ano. Ng ating ayaw nila PL. Iban yung Roger, pero mukhang iti 3-0 sila ng Roger kapag ka na 3-0 to, eh Roger wins game na nga sa ating serie. Pero on to the top, tingnan natin dito, Roger bumabanat lang sa inhibitor turret para makakuha ng gold. Just that's a free gold, I mean, for the side ng ating bunch locks. And tingnan natin, Idol, lamang na dito ng bagya lamang, wala pa namang malaki, hindi pa namang malaki yan for the side ng bunch locks. Pero no, uy, sa mga nanonood pala sa atin dyan, no, na hindi makapag-antay kapag natatapos yung isang laban, no, kailangan din syempre magpahinga ng mga players natin. Hindi po, mas nakakapagod po maglaro kaysa manood, kaya matuto po tayo mag-antay. Chill lang kayo. And also, sa mga, meron din naman kasing technical issues na inaayos. Like yung mga, kung makikita nyo yung scoreboard natin, inaayos yan every game, mga idol, kaya kapag natapos yung laro, antay sa players, invite sa lobby. And pero tignan natin dito, the turtle side, that's the Roger going down, pero mukhang hindi pa sila tapos. And that's the Joy as well going down. That's 1-for-1 trade for the both of the teams. Pero lumang ng bagya dito ang side ng Plakamilo. Makukuha pa nga nila ang the first turtle of the game. And that's the secured turtle for the side of Bruno. Pero Bruno will go down as well. So that's a 1-for-1 trade sa huling clash na yun. Grabe naman itong ano natin, no, yung laban nito. Pero para dito, no, uy, wait lang, delikado yata yung Lunox doon. Uy, grabe naman yun. Dinaganan. Napakabilis. Pero no, Idol too fast, no, ang magiging key player para sa ating ano, no, sa ating blue side, which is the Plakamilo. Ang magiging ano dito is yung ating Yuzong, kung paano niya isuzone ang isang Roger. Kaya yun. Pwede rin yung i-zone dito ang Lunox para hindi makapag-vacuum ng basta-basta. Or the Brody, can he put a lot of damage or makakapag-sustain ba siya sa isang Esmeralda? Dahil siya ang dadaivan dito. Mm-hmm. And this is a double marksman setup, pero onto the bottom lane, that's the shutdown. And ooh, that's the Yusong going down. Grabe na counter dito ang isang Yusong ng isang Uranus. Uy, pero kung hindi mo napansin yun sa may top lane natin, no? Ang gandang takas ng isang Brody. Gusto siyang yan, i-dive ng Esmeralda, ng Akai, at ng Louie. Kaso, with the flicker, makatakas lang din naman siya. Napakabilis lang ng ikutan dito. Pero tignan natin, onto the top lane, nagkakabigayan pa nga yata. Tignan natin, no? Pero, sa mga nanonood pala sa atin dyan, no? Actually, parehas naman both teams ay pasok na, panalo na. Pero wait lang, yung Louie natin doon, nabigyan ng isa Hurricane Dance para lang makatakas. Pero tingnan natin, ito na ba ang pagbawi ng ating Plakamilo. Kung gusto pa yata nila ng Game 4 o hindi na papayag ang ating ano dito, ang ating BL, the Bunchlocks. Oo nga, pero top lane tayo, Idol, mukhang magkakabigayan pa nga Brody versus Esmeralda. Pero the damage coming from the Brody is there, of course. The torn apart memory will heal
will secure the kill for the Esmeralda. Pero onto the turtle side, mukhang medyo malilate ng Brody ang bagya. Pero uy, dito nagkakabigay na nga. And that's the Bruno going down. And this is the... Uy, the vacuum will get... will be that have the damage, pero nandito ng Brody para mga comeback play, pero still he will get the double kill para sa ating Yuzong. This is a 3-for-3 setup, and that's a kill coming from your Roger, and that's a 4-to-3 in favor naman yon sa side ng Plakamilo Idol. Nakabawi sila doon ng malaki. Kaya babasin natin, no, yung gold dito, pero wait lang, yung Falling Star Moon ginamit natin doon. Tingnan natin makakatakas ba ang isang Brody dito. Hindi tumama ang 1000 pounder dito. So out na lang din muna ang ating Akai and an Esmeralda. So yung gold natin, no, nag-switch sa ating Plakamilo, pero hindi naman ganoon kalaki. Yung naman kalaki yan. So nagkakalayo yan, less than 1000 gold din, palitan lang ng palitan ng ating laro. Pero tingnan natin dito, this is a 9-8 and the Falling Star Moon will be pop, pero mukhang nandito na ang backup coming from the Louis, pero the damage will not be there. Pero nandito na si Tinker, mukhang mabackup na rin sa Brody. Magkakabigay na ba dito? And the vacuum will be pop, pero mukhang walang pahuhuling Brody. Ito na ang ating Tinker, nantay pumasok, pero bottom lane, I mean middle lane, mabibigyan na nga si Lunox, pero dito top lane mukhang babasagin na to Idol. Pero hindi pa nga basag dahil ano, pero dito si Tinker hindi siya makapasok dun sa loob. Uy, kala ko makukuha pa ng Esmeralda yon, pero yun, grabe yung ginagawa dito ng ating ng ating Bunchlocks, no. Kumbaga, inuuna nila yung side lanes. Nilalamangan nila yung mga side lanes at unti-unting magka-crumble kasi unti-unting magta-turn apart yung ating ano dito, rotation ng ating ng Plakamilo if magkakaroon. Pero wait lang, sa mid lane natin, no, tingnan natin dito yung Roger natin, buhay pa rin naman, pero tingnan natin, wala na yata, mukhang mag-out na lang din muna yung mga players natin dito. Kakapusin sila ng damage for the side ng Bunchlocks. Kung papalag pa sila, ang damage lamang na kaya ibigay nila is the Esmeralda and the Louis. Pero tingnan natin, onto the turtle side, mukhang babanatan na to ng ating Roger. Grabe naman yung damage dito, kalahati ang buhay dito, as well as the Roger. And that's a secure turtle for the side ng ating Bunchlocks. At hindi lang yun, no, yung tower dito sa may bot lane, nakuha na rin nila. Pero the diversion coming in from the Esmeralda and the Louis ay hindi na nila itutuloy, dahil yung ating Brody sa may top lane gumagawa na nang pangarap nyo doon. Tingin natin dito, Falling Star Moon, walang tatamaan. That Akai, uy, ito flicker. Napagandang takas na naman para dito sa isang Brody. Oo nga. Napakabilis na rotation dito, but there's gonna be a clash onto the jungle side. At mukhang mabibigyan na nga ang ating Joy as well as the Lunox, pero Lunox Mamba out uses his ultimate, so wala ng second kill for the side ng ating Bunchlocks. But the middle lane will go down in just a few seconds, pero nandito ng Roger, mukhang babasagin na to, pero Roger will go in, the damage will be there, pero kalahati kaagad doon ang buhay ng isang Lunox Idol. Grabe ang hapde ng isang Roger, no. Tingin natin dito, masakit to in the late game tong ating Plakamilo, kaya dapat dito mag-ingat ng ating ano, ng ating Bunchlocks. Ayan. So tingnan natin, this is a less than 2k golded for the side ng Bunchlocks. So of course Plakamilo is still in the game, pero tingnan natin onto the bottom lane, mukhang magkakabigay dito. The Jekyll will be pop, pero mukhang mamamatay si Louis din dito. The Black Dragon form as well will be there. And your Joyd, mampatay din doon nga Joyd kagad-agad. Pero dito Yuzong will get the kill, shutdown naman para sa ating Roger as well as the Akai. Pero dito mukhang tatlo ang ubos kagad for the side ng BL, pero nandito na ang Lunox, and the damage from the Lunox will be there, and the Akai and the Lunox will get the kill. So mukhang malaki 4-1 trade for the side ng ating Plakamilo doon, Idol. Nakabawi-bawi sila doon. Pero yung gold seed dito, uy, yung kunat ng isang ano, ng isang Uranus. Pero yung gold, no, hindi talaga lumalaki yung diferensya ng ating Lord, ay ng ating gold. Tingnan natin dito, the purple buff will be taken, pero patay yung ating Louis doon, ejector, nice. Para dito sa ating Lunox, makakatakas lang din naman yata. Nandito na ang follow up ni Willis. Napaka gandang rotation nun coming out from the side ng Plakamilo, and the Lord will secured na nga ba
for the side. Tignan natin kung anong contest ang magagawa dito. The Falling Star Moon, nandiyan na nga ba? The Uranus will be the first one to go down. At wala pa yung Louis dito, mukhang makakabaka. Black Dragon Form will be popped. Tinker will be going down, pero he will still be alive. Pero Roger, mukhang mamamatay siya dito, pero he will still be able to survive. The Slash and Akai, mamamatay din. 2-for-nothing trade in favor for the side ng Plakamilo. Ito na ba ang comeback na inaantay ng Plakamilo? Tingnan natin dito. Pero delikado yata ang mga buhay nila. Delikado. Pero Esmeralda, siya pa yata ang mamamatay dito. Pero hindi pa tapos yung laban natin. This is a 2 versus 4. Hindi makapwesto ng maayos. Louis will go down. The Lord. Nag-reset yung Lord. Kaya. This is gonna be a 3 versus 4 between Plakamilo versus Bunchlox. Pero Roger will go in. The Lord will secure by the Bruno. Pero the damage comes from the Roger is there as well as the Brody. Pero Brody will go down. Bruno naman ang bumabalot ngayon. Pero Bruno will go down na nga ba. Pero the damage coming from Bruno is there. And that's a double kill. And that's a killing spree naman para sa ating Joy. So that's a wipe out coming from the side ng Plakamilo Idol. Nakabawi sila ng malaki sobra. Sobra nga talaga yung pagbawing meron dito ang ating ano, ang ating Plakamilo. Ito na ba ang inaantay talaga nating ano, pagbawi at pag-comeback ng ating Plakamilo. Item check muna tayo, Idol Tufas, no, para sa ating Bruno, no. Ang item niya dito ay Demon Hunter's Sword and a Berserker's Fury. Talagang manlalambot ka rin talaga, lalo na Esmeralda, Akai and Uranus, no. Well, yung ano naman natin dito, oh, yung Roger naman natin dito, merong ano dito, merong Windtalker, Demon Hunter Sword, Brute Force, at mukhang ano, bubuo to ngayon ng ano, either End This Battle or Endings, Wind of Nature or itong bubuoy nito. Pero palagay ko pwede ito sa dahil nga naman may pero ito, mukhang top lane muna tayo magkakabalagbagan. Top lane will go down. That's your nabuo na dito ang ating necklace of Duran sa Louis, so medyo lalambot na dito ng bagya ang ating Yuzong. So eto, top lane mukhang magkaka-microwan pa nga, pero the ejector will be pop, pero mukhang hindi pa tapos ang laban. And the shutdown coming from the Roger, Joy will go down, pero Black Dragon Form ginugulo na sila. Akai will escape that slash, pero nandito na double kill coming from the Roger. Pero tingnan natin, hindi pa tapos ang laban, nandito pa ang Bruno, pero the damage coming from the Esmeralda will be there. That's a 3-man wipeout naman for the side ng ating mga idol nyo sa Bunchlox. Pero ito, mukhang hindi pa nga patatapos to. Unstoppable coming from the Yuzong and the shutdown para mapatay ang iyong Roger. But this is a 2 versus 4 ang labanan. Buhay pa ang Brody, pre-hitting sa back lanes, pero Akai will have the Hurricane done. Pero the damage coming from the Yuzong as well. Grabe yung laban na pinapakita dito. Shutdown coming from the Yuzong. The damage from Brody, nakikipagbugbugan sa madami. And that's gonna be a wipeout. Hindi lang na-counted ang isang Joy doon. Grabe yung laban na yun, no? Talagang, grabe. Hindi mo talaga alam kung sino mananalo dito. Kasi makikita mo sa ating Plakamilo na hindi pa sila sumusuko sa laban na to. Kung grabe nga naman. Mapapaus tayo, mukhang magkakaroon ng game 4 kapag nanalo ang side ng ating Plakamilo. Pero pag nanalo pa rin dito ang side ng ating Bunchlox, this is over, of course. Pero ayun, shoutout sa ating mga viewers. Grabe, maraming salamat sa patuloy niyo pagsuporta sa NF Gaming TV. And shoutout kay James Benson, shoutout sa'yo sa aking butihing pinsan. And shoutout sa'yo, pinsan. Natatawa ako sa ano, sa mga fans ng Plakamilo nung sila na yung lamang kanina. Biglang nagsulputan. Biglang nawala ulit. Kumbaga, kasi syempre, no, hindi ka naman mag-iingay masyado. Kumbaga, low-key ka lang. Low-key lang muna. Antay mo manalo, no? Antay mo manalo bago kayo talagang, ano, bago talagang mag-ingay, no? Pero dito, yung Brody natin, delikado yata yung buhay niya. Pero, walang follow-up yata na magaganap doon. Mali yata doon para sa ating Akai. Tingnan dito, sunod-sunod na nga yung nangyaring ganyang pag-dive sa ating tower. The Black Dragon, nandito na rin. Delikado rin ang buhay ni Crashback Michelle. And that is it. 3-man down para sa side ng ating ano. Pero wait lang, pumapalag yung Roger natin. Tingnan natin dito, delikado ang buhay niya. May ultimate pa dito ang isang Brody. And that is a 4-man down. Torn apart, memory will kill
the Roger, that's a four-man wipeout, and they will secure the Lord na nga ba, and that's gonna be a level 2 Lord, mga idol, and this is the middle lane going down as well. Oh! That's a five-man wipeout, hindi lang na-counted dahil nabuhay na naman ang inyong tank, and this is gonna be the Lord will secure for the side ng ating Plakamilo. Item check daw tayo, idol pupas. Para sa ating Brody, meron kasi siya ditong puro defense item ang meron si Brody. Deadly Blade lang at pabuhos sa siguro ng ano dito, Malefic Roar or Blade of Despair, no, either of the two. And yung ating Bruno, meron siya ditong Demon Hunter Sword, Berserker's Fury, Endless Battle at pabuhos siya ng kanyang defense item. On the other side naman, no, sa ating Roger, pa-item lock na to. Binentla niya na lang yung kanyang ano, yung kanyang boots. Pabuo na siya ng defense item niya pa din, no. Kaya yan, kita natin, halos ano eh, no, mahirap talaga yung damage ng ano ngayon, ng ating damage output ng Plakamilo. Talagang ramdam mo na dahil sa kanilang double marksman setup. And meron pang Lunox. Kaya dito, tingnan natin yung Lord nagmarcha na doon sa ating top lane. Mukhang dito na ba tatapusin, pero wait lang, buhay pa yung ating top lane inhibitor tower. Hindi naman masisira. That is a very good defense coming in from the side of Bunch Lux, no? Pero tingnan natin dito, hindi talaga nila papapuntahin sa baba, sa may tower, no, para makapag ano, para hindi ma-push. Pero sa mid lane natin, yung Brody trying to push the mid lane. Tingnan natin, na-push na nga doon. Mukhang magkakaroon na yata ng clash dito. Falling Star Moon nilatag na ron. Delikado yata ang buhay ni CJ. Out na rin muna dito ang isang Uranus. At hindi pa natin natatapos. Tingnan natin anong gagawin nila. Pero the mid lane in Hebrew Tower was pushed there by the Brody. And boss, check ko lang, naririnig mo ako. Yan, naririnig ka po kita ulit. Wala pala ako kanina, pero dito, tingnan natin, on to the middle lane. This is gonna be a clash na nga, once again, pero the Louis will go down na naman. Pero mukhang balagbagan ang gusto dito ng side ng Plakamilo, and that's gonna be a 1-0, and that's a 2-0 killing spree for your Bruno, pero mukhang hindi pa sila tapos, and that's gonna be the Roger going down as well. And this is gonna be, we will have a game 4, I think, mga idol, and Plakamilo will get this victory na nga ba. May game 4! May game 4! May game 4, idol! Oy, salamat! Grabe naman yon.